everyone, good morning. Welcome to my channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, mag-subscribe ka na. Ang recipe natin ngayong araw ay magluluto tayo ng pangmerienda. Pichi-pichi with cheese or cheesy pichi-pichi. Kaya ang ingredients natin, grated cassava, sugar, water, cheese, vanilla, at saka asin. Ito nga palang grated cassava, bali isang kilo to guys. Yung mga nagtatanong kung piniga ko to, ay hindi. Bali, drainin ko siya, tapos ayaw ko kasi yung masyadong dry ang ating kasaba. Ito naman, 1 1/4 cup na sugar, tsaka 1 1/2 na water. Tara guys, umpisahan na natin. Susunod natin gagawin ay pagsamasamahin na natin ang mga ingredients. Kasaba, sugar, itong water, vanilla, tsaka asin. Mix lang natin ng gusto hanggang sa mag-combine lahat. Napaka-simpleng recipe to guys, tsaka pwede rin pagkakakitaan kasi mura lang ang ating mga ingredients. Ito, nasa 60 lang ang ating nagastos. Sa halagang 60, may pang merienda na at pwede pang start sa pangkabuhayan sa maliit na negosyo. Ito, nag-combine na lahat yung ating mga ingredients, yung ating kasaba, water, asin at saka vanilla. Okay na to yung texture niya. Kaya bago tayo maglagay sa ating molde, lagyan muna natin ng margarine itong ating molde bago tayo maglagay ng ating mixture para maiwasang hindi magdikit mamaya pag tinanggal natin yung ating pichi-pichi. Ang sukat ng paglalagay natin eh isa't kalahating kutsara. Bali, 1/8 cup itong aking gagamitin. Kailangan hindi siya gaano punong-puno para hindi siya aapaw, kumbaga, pagka habang ni-steam. Yan, ganyan lang guys. So yun guys, ilagay na natin dito sa ating llanera. Ay, sa steamer guys. Thank you.
dito sa isang sheet. Ngayon guys, ilalagay na natin sa ating steamer. Kailangan kulong-kulo siya. Lagay na natin. Natin siya ng 20 to 30 minutes sa medium high fire. I-check na natin yung ating pichi-pichi after 30 minutes nating pinakulo. Ayan, okay na siya. At saka once na nag-translucent ang ating pichi-pichi, ibig sabihin, luto na siya guys. Ito na guys yung ating pinalamig na pichi-pichi. Bali 14 pieces pala to guys. Kala ko 15 pieces. Ito na. Alisin na natin. Ganito lang guys. Sukin natin ang toothpick. Wow, ito na. Ito na guys, adaran natin ang keso. Ngayon guys, nakagawa tayo doon sa ating may molder na medium size, bali 15 pieces. Ngayon, yung iba naman, ilalagay natin dito sa llanera. I-brush natin ulit ng margarine para hindi magdikit na. Ito naman guys,
Kaya dito ko nilagay para yung mga walang molde na yung small size, eh pwede rin dito. Pati-hatiin na lang natin. Ito, ang dahil pa yung natira, guys. So, palilagyan na lang natin to. Ilang scoop pa ang pwedeng mailagay dito. Bali, hati-hatiin na lang natin para malagyan tong tatlong llanera. Ito guys, yung tatlong additional kanina na ginawa natin doon sa pagkatapos ng 15 na medium molde ng ating pichi-pichi. Guys, ito naman yung ating isusunod. Yung tatlong linera na natitira. Ang gagawin natin guys dito, pakukuluan natin siya ng 45 to 1 hour kasi mas makapal ito sa llanera kaysa yung molde nating medium size. Ganyan natin guys after 45 to 1 hour. Natin itong ating kalan ng medium high five. O ngayon guys, check naman natin yung ating nasa llanera ilagayan. Wala nang nasama. Kaya okay na rin to guys. Ito na guys yung ating tatlong llanera na palamig na natin. Ngayon, ilalagay naman natin sa ating tab kung gusto nyong pang benta. Ganyan lang guys. Kung wala kayong molding maliit, yung medium at large, pwede na rin sa llanera. Ayan guys, lipat lang natin dyan. And then slicing na lang natin ng maliliit. Ayan guys. Mataran na rin ang keso. Guys, ito ang ating finished product na pag nilagay natin sa top, yung ating pichi-pichi. Kagawa tayo ng tatlo for top at saka 14 pieces na medium molde
na ating pichi-pichi sa halagang 60, makakapag-umpisa ka na sa maliit na negosyo. Sarap. Yan eh. Na eksaktong talagang yung ninamnam ng cheese tsaka yung tamis, swak na swak, tsaka yung nilagay natin as in eh ano siya, yung talagang eksakto lang sa alat at tamis, malalasahan mo yung nilagay nating asin. Kaya thumbs up itong ating recipe na naman, guys. Kaya don't forget to subscribe and hit the notification bell para magtuloy-tuloy ang ating susunod na video. Thank you for watching. Bye!